Si Miss Pia Worsback, nagparating ng kanyang saloobin sa official social media page ng Miss Universe. Ipinarating ni Miss Universe 2015 Pia sa official Instagram account ng Naturang Beauty Pageant Organization ang kanyang pagkadismaya sa nangyari sa page. Tumarami na kasi ang di magagandang komento at di kaaya-ayang magagawa or gawa sa social media ng Miss Universe na nasa tingin ni Pia ay kabaliktaran ng sa totoong layunin ng organisasyon. Marami namang bumilib sa ginawa at sinabi ni Pia sa nasabing page. Somebody says, "Hope at Miss Universe will start blocking." Sabi naman ng iba, "A real queen will not only voice out but take action. I love at Pia forever Miss Universe." At ang iba naman, "You should just disable the comments." Si Pia naman ay nagsabi na, "Hi, aside from posting pictures, positive messages, updates about Kat, why not take time to scroll through the comments also and block the ones that are spreading hate on this page? Miss Universe celebrates unity in diversity. Miss Universe uplifts, empowers, and inspires. I think the Instagram account and comments that everyone can see should reflect that also. Not sure if they're aware, but it's become quite T-O-X-I-C, toxic, here already. That's not what Miss Universe is about. No more bullying and spreading hate on this page, please." And sa last na post naman ni Pia, sabi niya, "To anyone who's going through something, kapit lang. We're here for you." And according sa Miss Universe, nag-reply po sila at ang sabi naman nila, "It's always good to remind yourself and your friends, we're here for you." Quote by Miss Universe 2015 at Pia. Ayan, nagbahagi na rin po siya ng kanyang saloobin dahil sa naging viral ngayon yung about sa Miss Thailand, si Miss Grand Thailand na tinawag na fat ang ating Miss Universe 2018 na Miss Catriona Gray. Para sa akin ha, ang dapat kung isa siyang beauty queen, Miss Grand Thailand, she should know na hindi dapat siya nagda-down ng mga tao. And the fact that she won a title, dapat siya mismo is magandang model. Magandang model ba yung ganun na ikaw mismo yung nagda-down ng other beauty queens tapos ikaw pa yung nagiging reason kaya nag-viral ka at nagkaroon ng bad images sa mga tao. So, kung para sa akin na dapat i-disqualify siya. Dapat sa kanya, sa Miss Grand title, ma-disqualify siya. Hindi siya pupunta sila sa first runner up or something ng Miss Grand kasi para sa akin hindi siya deserving. Why would you do that? Parang yung bullying yan na ginawa din ni Miss America last year. Naalala niyo ba 'yon? Na yung si Miss America, yung ginawa ni Miss USA na binuli niya in the sense na nag-post siya at sinabi na, "Oh, yan, nakikipag-usap siya sa atin ngayon, ngiti-ngiti, but later on, hindi naman niya alam yung pinag-uusapan natin kasi hindi mo siya nakakaintindi ng English." So, parang ganun din yun eh. So, how can you get a title na magiging model ka na ikaw dapat is like an image na with a good character, basically. Kung ikaw mismo, wala ka namang character na ganun, diba? Parang, two-faced lang. Pinapakita mo lang na hindi ka deserving sa any grounds. Anyways, yan po ang aking opinion. So, I hope to see Miss Philippines win again for this year. So, ayan. Sige po. Bye!